Maraming salamat at magandang umaga po sa ating lahat. So, ito po yung ating update tungkol sa ating minomonitor na habagat. Next slide, please. So, makikita po natin ngayon yung latest image po kanina alas 11, yung ating satellite image ng Himawari. Makikita natin na yung Northern Luzon, particularly yung pinaka-northern tip ay natatakpan na pa rin po ng kaulapan, but dito sa bandang Central Luzon, particularly dito sa may Metro Manila, ay hindi naman po gaano kalaki yung ulap na nasasakop. But basically, mas doon po sa Northern Luzon ang naapektuhan ngayon ng mga makakapal na ulap na may dalang pag-ulan. Next slide. So, ito po yung observed rainfall natin since August 5. Minomonitor po natin ang mga pag-ulan. At yung po naka-red na yon, ito po yung mga areas na ating stations na nakapag-record ng mahigit sa 100 milimetro sa isang araw. Ibig sabihin po nito, ito po yung mga areas na very, very prone to landslides at saka flash floods. Makikita po natin na halos tuloy-tuloy yung ulan natin for the past 10 days. At makikita po natin na yung sa Iba, Zambales, yung pong ulan niya ay more than 80%. Yung 10 days na ulan na ibinungos ay equivalent sa 80% ng isang buwang ulan for the month of August. So makikita po natin dyan yung Sangli, yung isang buwang ulan na ibuhos na po ng 10 araw. So, nakikita natin na maulan po talaga tayo ngayon for the past 10 days. At yung mga areas na yan, nagpapakita na talagang tuloy-tuloy yung ulan natin daily. Next slide. Ito yung ulan natin ng hourly last August 12 and August 13. Makikita natin yung blue, that is August 12, noong Friday ng gabi, hapon hanggang gabi. Makikita natin na yung ulan nung hapon, alas 4, ay makikita natin na talagang napakalakas. So, ito ay torrential, no? Tinatawag natin yung pinakamalakas na buhos. Nung Friday, alas 4, tapos nung gabi, tuloy-tuloy pa rin tayo, may palakas na pag-ulan. Kaya maraming areas ang nagbaha nung Friday ng gabi. And then yung Saturday, makikita natin yung ulan ng alas 2, mula alauna hanggang alas 2, ito yung pinakamalakas na pag-ulan kung saan malaking bahagi ng Metro Manila, particularly doon sa EDSA, sa may Balintawa, talaga pong sobrang traffic dahil dyan sa buhos ng ulan noong Sabado ng 1 to 2 PM. Ito yung pinaka-bulk ng malaking ulan noong Sabado. And then, next slide. Siguro, nabalitaan nyo na yung buhawi. So, we look at our radar data para doon sa sinasabi nilang buhawi ng August 14, that was yesterday, na nangyari between around 4 to 5, no? So, tinignan namin yung radar image kasi ang buhawi po, ito po ay part ng isang thunder cloud na severe. Ang habagat po, meron po tayo talaga kaakibat ng mga thunderstorm cell dyan. At nagkataon po kahapon na sobrang tindi ng formation nitong thunder cloud, kaya ito po ay na-develop into ay buhawi. So makikita po natin dyan na yung meron po tayong binigay na warning na thunderstorm, pero kung titingnan natin yung kaulapan at that time ng 4:30, napakarami po ulan na mataas po yung convective cloud na sinatawag natin, yung thunder cloud. Kaya po ito ay nagdulot na malakas na sirkulasyon ng buhawi. Pero sandali lang naman po ito. At hindi po ito nagdala ng ulan. Sa buhawi po, more on hangin. Ito po yung pinaka nakakatakot pag may buhawi tayo. Mas malakas pa po yan sa bagyo. Next slide. So, kung titingnan natin yung ulan, compared dun sa oras, hindi po siya nag-record ng ulan dahil nga po ang epekto nitong buhawi na ito ay yung malakas na hangin. Next slide. So, ito yung mga, kung nakita natin kanina in tape tabular form, ito yung distribution natin ng ulan mula noong August 9, 10, 11, and 12 for the past 5 days. So, makikita natin yung western sections talaga ng ating bansa ang nakaka-receive ng malakas na pag-ulan. Next slide, that is 9 and 10. Next slide will be 11 and 12.
So, compared nung 11, medyo konti lang yung na-receive nating ulan, lalo na dito sa Metro Manila. Pero yung Zambales area, yung Bataan, nakikita natin na talagang inuulan sila kahit nung Huwebes at saka yung Biyernes, patuloy pa rin ang malakas na pag-ulan. Kaya kitang-kita natin yung kasama yung Metro Manila sa nakaranas ng malakas na pag-ulan nung 12. Next slide is 13. Meron pa rin tayo mga pag-ulan na naranasan nung Sabado at nakikita natin yung pulang-pula yung areas ng western sections ng ating bansa. So, yung total rainfall from 9 to 13, makikita natin doon sa nasa kaliwang mapa ng ulan. So, talagang apektado yung Bataan na area hanggang dito sa Metro Manila. Yan po yung concentration ng ulan. Kasama na rin po yung sa may bandang Cuyo Island. Next slide. So, ano yung inaasahan natin? Ngayong alas 2, ito yung forecast ng rainfall natin. So, makikita natin na meron tayo ngayong lull na tinatawag. Wala tayong nararanasan ng mga pag-ulan. Pero ayon doon sa ating model, hanggang alas 2 ng hapon, mamaya, magkakaroon na tayo ng light to moderate rains sa ating kapuluan, lalo na sa Luzon, hanggang Southern Luzon and part of Bicol Region. This is 2 p.m. Next slide. And then by 8 p.m. tonight, ito naman po yung inaasahan natin. Mayroon pa rin tayong sa Luzon inaasahan ng mga pag-ulan. Ito po ay dulot na rin ng thunderstorm tuwing hapon. Next slide. That would be August tomorrow ng umaga. So sa umaga, ito po yung mapapansin natin. Sa umaga, yung pinaka-western side lang, yung malapit sa coastal areas ang makakaranas ng pag-ulan. Pero pagdating sa hapon at sa gabi, alas 8 ng gabi, next slide, buong Luzon na ang makakaranas ng pag-ulan. And then portions of Mindanao, mayroong mga thunderstorm. So, iyan po ang patuloy na mangyayari hanggang Friday. Paki-fast track na natin yung slide. Sa umaga, yung western section, basically yung malaking part ng ating bansa ay hindi gaanong uulanin pag umaga. Pero pag hapon, paki-sunod-sunod mo na lang yung slide natin. Ganyan po ang sitwasyon hanggang Friday. So, that would be hanggang Friday yung sitwasyon. Umaga, konting-konti lang yung ulan yung western section, pero pagdating ng hapon at gabi, malaking bahagi na makaranas ng light to moderate rains, pero pag may thunderstorm, pwede rin po mayroong bugso or occasional na heavy. So, this is the forecast of the global spectral model. Makikita natin yung western section ang makakaranas pa rin. This is bukas, that would be Tuesday, Wednesday, and Thursday. Wednesday and Thursday, yeah. For this is the 3-day forecast ng global spectral model. And yung next slide will be the forecast ng WRF na model na ginagamit ng PAGASA. So, medyo hindi ganun kalakasan ng pag-ulan ang inaasahan natin sa mga susunod na araw. Yun nga lang, tuwing hapon at gabi, meron tayong mga thunderstorms or ito yung mga panahon kung saan magkakaroon tayo ng mga pag-ulan. Next slide. Siguro, these are just the values corresponding to that. Next slide. I-fast track na lang natin. So, what to expect today? So, inaasahan pa rin natin na meron tayong mga light to moderate rains mamayang hapon. Dito sa mga areas na kasamang Metro Manila, Ilocos Region, Car, Batangas, Mindoro. Kaya po, meron pa rin tayong posibleng landslides at flash floods. Pinapaalalahanan po natin yung mga kababayan natin na although medyo humihina ngayon yung ulan, meron pa rin po tayong ina-expect ngayong hapon. At since basa po yung ating lupa mula po nung August 5, nakita naman po natin. Kaya po, malaki pa rin po ang risk ng landslides natin. Lalo na po yung mga nandun sa mga tabi ng pader. Ito po yung taglulusin na yung ating mga lupa. So, occasional rains sa Visayas, sa western section ng Visayas. Sa Mindanao naman po ay cloudy to partly cloudy. So, medyo maganda yung sa Mindanao hanggang ngayong maghapon. But, meron pa rin, posible pa rin ang thunderstorm sa hapon at gabi. Next slide. So, through the week, hanggang Friday, meron pa rin tayong habagat na inaasahan.
Pero yun nga yung description natin, sa umaga medyo light rains lang sa western section, pero pag sapit ng hapon at gabi, dito tayo makakapatuloy pa rin ng mga light to moderate rain sa thunderstorms sa kapuluan ng Luzon hanggang northern part of Visayas maapektuhan, and particularly the western side. So yan po yung inaasahan natin for the week, today and towards Friday. Habagat pa rin po. Yan lang. Yes. So, safe na bang sabihin na wala nang magiging cancellation sa pasok ng mga estudyante this week? Kasi sabi nyo, morning, alas wala na, hapon na lang yung flight days. Yung tungkol sa cancellation ng classes, nagbibigay kami ng information sa ating LGUs kasi baka may baha pa dun sa mga areas. Kasi for the past days, meron pa tayong areas na inuulan. So kung hindi bababa yung mga ilog natin, kung ang mga eskwelahan ay malapit sa creek, sa ilog, nasa LGU na yung nag-decide. Pero kahit sabihin natin na moderate, light to moderate lang yung ulan sa hapon at sa gabi, baka may areas na loose na yung lupa. Baka may mga mag-landslides pa rin sa tabi ng mga creek. Tsaka yung baha. So, siguro mag-monitor tayo doon sa, kailangan i-survey natin yung mga area natin. Alin ba yung naapektuhan? Gano'n ba ka, kasi yung mga iba, hindi gano'n kabilis pagbaba ng tubig sa ating atri. May, pag may thunderstorm, may bugso. Pero hindi siya magtutuloy-tuloy na mahabang-mahaba yung malalakas na ulan, hindi. Light lang. Yung light, generally, light to to moderate. Pero pag may thunderstorm, may portion doon na may bugso na pwedeng heavy. So basically, on the general, light to moderate. Yun yung nakikita natin. So nakita natin, hindi siya kagaya ng previous days. Pero mag-monitor pa rin tayo ha, kasi this is what we see right now. And just going back to the phenomenon of how we water spout yata yun in the past. Actually, pag water spout, yun ay galing sa nasa karagatan, no? Kaya water spout. But they are both buhawi. Nag-uulang yung water spout over the ocean. Kaya yun ang tawag natin water spout, tornado pag nandito na sa lupa. But definitely, they are of the same origin. Galing siya sa thunder cloud. Posible na meron kasi mas na madalas may report na buhawi compared before, or maybe baka hindi na babalita before. Pero this is really occurring in nature. Talagang kaakibat ito ng thunder cloud. Mas malakas po po. Actually, nagpo-400 kph siya kung talagang matindi yung ating buhawi, no? 400 kilometers per hour na hangin. Eh, ang bagyo natin, si Yolanda, more than 300. So, talaga napakalakas ng maliit yung circulation. Pero hindi ito nagtatagal dito sa atin. Maikling panahon lang. Minutes lang yan. Hindi kagaya sa ibang bansa. Okay, binabantay po tayo doon. Sa ngayon, may tinitingnan kami pero hindi pa siya actually low pressure. But sa ngayon, wala kami nakikitang bagyo. May posibilidad pero nasa labas pa siya ng Philippine Area of Responsibility. So tinitingnan pa namin kung ano yung magiging development nito. Tinitingnan pa lang namin. At actually, hindi pa namin nire-report na LPA talaga itong nakikita na mamumuo. Bakit hindi siya actually,
aring, wala pa kasi kami statistics kung gano'ng karami compared before, no? Pero kung ito ay nakikita natin na significant na, baka naman magbibigay naman kami ng impormasyon tungkol doon. So, we are looking at statistics. So, ilan ba ang nangyari sa Pilipinas in a year? Tapos i-compare natin ito for the past years na para meron tayong datos. Ako. Actually, yung kung saan siya sumusulpot, importante din yun. Kasi from a study that I read before, mas madalas meron sa Mindanao. Kasi mainit yung area ng Mindanao. Yun yung past na study na nabasa ko na talagang may reported sa Mindanao na mga tornadoes. Pero dito, lately, meron tayong pa isa-isa, pangilan-ngilan, but not, wala pang konkreto na ano, na datos na kami nakukuha. Thank you very much, ladies and gentlemen. That was the Chief of the Weather Services Division of PAGASA, Dr. Esperanza Cayana, for her report on our weather update as well as our weather outlook. Para po sa napagpulungan po ngayong araw dyan sa pre-disaster risk assessment, iulat po ito sa atin ng tagapagsalita ng Office of Civil Defense, si Binibining Romina Marasigan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Para po doon sa pinakahuling update na natanggap natin sa ating yung marinig? Kailangan ilapit? Ilapit? Nahira? Okay. Alright. Okay. Hello? Okay na. Okay. Para doon sa huling update natin na nakalap ng ating National Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, meron po tayo na itala na 17 na insidente related sa patuloy na pag-uulan na naranasan ng ating bansa. Ito yung mga kanina na pag-usapan, yung tornado, yung pagbabaha. Maganda rin na ma-note, lalo na ng ating publiko, ilan na istruktura, no, na collapse ang naitala natin dahil sa mga patuloy na pag-uulan ngayon. Sa kasalukuyan, ang pinakahuling tala natin para sa affected population dahil sa patuloy na pag-uulan, ito ay 19,406 families or 80,467 persons. 11,087 dito ang nasa loob ng evacuation center. 11,087 families. So 50,592 persons nasa loob sila ng 104 evacuation centers. Itong evacuation na ito ay naitala natin sa National Capital Region. Meron tayo sa probinsya ng Central Luzon gaya ng Bataan at Zambales at Bulacan. Meron din sa Calabar Zone area. Ito ay sa mga munisipyo ng Rodriguez, San Mateo at Cainta. Dito yan sa probinsya ng Rizal. Para naman sa pagbabalita o ng mga casualties natin dahil sa ating habagat, meron tayong naitala na 5 na namatay, 6 ang nasugatan, at 1 ang kasalukuyan pa rin hinahanap. Yung mga pagbabalita nung kamakailan lamang, no, over the weekend, nakita natin tumaas ang tubig sa ating mga rivers at sa ating mga dams. Dahil tayo ay medyo tumila na talagang ulan at nakita natin ang haring araw, ay unti-unti na bumababa ang mga tubig dito, pero ang ating babala pa rin sa ating mga kababayan. Baka kasi yung mga iba dyan, nagde-declare na sila, balik na sila sa kanilang mga tahanan dahil nga sa ating babala na maaari pang makaranas ng malakas na pag-uulan, no, kailangan masusi, mapag-aralan ng ating lokal na pamahalaan bago sila pauwiin. Dahil saturated na nga ang lupa at may pagbabanta pa, no, ng landslide, lalo na sa mga landslide prone areas natin. No, napakahalaga na i-note natin ito dahil kung maaalala ninyo, kung mababaliktanawin natin yung nangyari sa Ginsa Ugon, no, nung nangyari ng mga taon na yon, tapos na ang pag-uulan, sumisikat na ang araw, tsaka nagkaroon ng pagguho ng lupa. So mahalaga po sa mga landslide prone areas natin, huwag po natin ipagsawalang bahala ng bang babala natin, no, sa ating mga lokal na pamahalaan.
At napakahalaga rin po para sa ating publiko, pag may panawagan po ng evacuation sa inyo po, mga lugar, eh makiisa po tayo dito. Meron din po tayo na itala ng mga nasira ng mga bahay dahil po sa mga patuloy na pag-uulan. Ito po ay 38 na bahay ang na-damage dahil dito. At meron din tayong mga napabalita na stranded passengers pa rin hanggang ngayon dahil nakataas pa rin ang ating gale warning sa western section ng southern at central Luzon. So hindi pa rin natin pinapayagan ng paglalayag sa mga lugar na yan, lalo na sa mga maliliit na sea crafts natin. So sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagbabantay ng ating response cluster sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Yung meron tayong early, yesterday, nagkaroon ng declaration na baka sa inyo may mga gusto magbigay ng donations, no, maaari magbigay dyan sa makakalapit nyo na evacuation centers. Pero ang hinihiling po ng ating response cluster at ng ating national council, kung gusto nyo po, no, baka gusto nyo magbigay po ng tulong sa ating mga evacuees, maaari po kayong dumulog dito sa ating response cluster para equally may distribute natin itong mga donations natin sa ating mga kababayan. At bukod doon ay pagpapaalala rin sa ating publiko, tuloy-tuloy ang pag-uulan na naranasan natin at nagkaroon din tayo ng pagbabaha. Huwag niyo pong kalimutan, huwag po natin hayaan ang ating mga sarili, lalo na ating mga kabataan, na maglaro po sa tubig baha. May nadala po sa lagang sakit ito, kaya po huwag po natin hayaan sila maligo o magtampisaw sa tubig baha. At yung po mga areas na nakaranas po ng pagbabaha ng ilang araw na po, pakiusap lamang po, pakuluan niyo po ang iniinumin tubig para makaiwas tayo sa diarrhea, sa cholera. No, kailangan po natin pakulaan ang ating mga tubig. At bukod din po doon, kapag po kayo ay nakaranas na ng masama ang inyong pakiramdam, no, hindi po kayo sigurado kung anong dahilan, nilalagnat po kayo, medyo sinisip po na inuubo, agaran po kayong pumunta sa inyong pinakamalapit na health center para kayo po ay agaran mabigyan ng ayuda ng ating mga doktor sa ating mga health centers. So dito po sa atin din sa National Council ay tayo po ay patuloy na magmamatsyag at ine-enjoy natin ang ating publiko. Magbantay po tayo sa ulat panahon para makasiguro tayo kung ano na magiging epekto nito. At yung ating mga DRRM officers, ang ating mga local councils, tuloy pa rin na naka-alerto at nagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan na patuloy pa rin na nasa evacuation center at pati na rin doon sa meron mga threats ng landslide at pagbabaha dahil maaari pa rin tayo makaranas ng patuloy ng pag-uulan. At bago natin i-wrap no, yung ating mga araw na ito, muli po hinihiling po natin dyan sa ating mga social media users, yung ating mga millennials, yung ating mga netizens. Kapag ka po ay meron kayong gustong i-report na related no, dito sa mga patuloy na pag-uulan, may gusto po kayong ipanawagan o gusto nyo po na magbigay ng tulong, sa post po ninyo, maaari lamang ilagyan nyo po ito ng hashtag Habagat2016. Pag meron naman po kayong pagbabaha na gusto po ibalita, ito po ay kasamahan nyo na rin po ng hashtag FloodPH. So para po ito ma-monitor ng ating response cluster at mabigyan natin ng karampatang action ang mga post na ito. So bukod din dun po, pinapaalalahanan rin po din natin, no, ulit-ulit po yung mga official announcements po ng ating government, ang ating pong paniwalaan. Noong weekend po, nagkaroon po ng mga informasyon sa text at sa email. So, iniiwasan po natin itong mga maling informasyon na ito. So, kapag ka po meron mga balita at gusto nyo po ng official na mga reports, ito po ay dumulog po kayo sa ating mga authorized na ahensya gaya ng PAGASA, ng Project NOAA, at of course, ng ating National Council. So, meron po ba tayong... Yes, ayan. Okay. Okay. Yung sa, ito yung sa General na car. General na car, kasi meron dyan na isang proyekto na ginagawa na nagkaroon ng cave-in dun sa area na yon. May balita tayo na meron tayong mga kababayan na natrap. At sa kasalukuyan may operations na nangyayari doon. Natanggap natin ang balitang ito mula sa isang concerned citizen at sa mga ilan pa na mga ahensya. Tayo lamang ay nag-await ng official report
no, maganda kasi talaga meron tayong official reports sa mga nararapat na ahensya para magkaroon tayo ng official declaration kung sino-sino itong mga taong ito at kung naano na yung mga na-undertake natin sa mga areas. Dito sa area na ito ng mga steps na nagawa natin. Pero na minomonitor natin ngayon currently. But so far, may casualties? Or how many missing casualties? Doon sa initial report na natanggap natin, which is we are currently verifying with the Department of Health and the Department of the Interior and Local Government, may nailalap po tayo na pito po yan na nandoon na na-track. Doon po, out of that pito po, meron po isa na rescue, okay na po siya, normal condition na po, may isa po na casualty. So, biniverify lamang po natin ang details po no, nitong individual na to at lima po ang currently pa na ating hinahanap. So, yun pa lang po, ito po, hindi lang po natin initially sinasama sa mga reports natin kasi wala pa tayong official reports. But we are receiving reports on this, kaya lang hindi pa official yung mga sources natin. So, marami naman na nagbibigay ng balita dito. Yung araw na nangyari yung insidente. Nangyari, actually, yung insidente ay napabalita sa atin na nangyari. Kahapon natin natanggap yung report ng umaga, pero ang nangyari daw ito ay Sabado ng umaga, mga around 6 in the morning, or 6 or 9 o'clock in the morning. Gano'ng kahanda ang NDMC binabanggit ang pag-asa kanina na mas matindi raw yung buhawi kasi sa bagyo? Napag-usap-usapan na ba ito? Paano pa ba? Oo, alam mo kasi itong mga dalawa experiences natin ng tornado dito sa Metro Manila, one in Quezon City, another in Manila. Eh talagang nagbarami no, na nagkakaroon ng awareness ngayon na dapat may paghahanda tayo, ano daw ba dapat ang gawin. So sa tingin ko, yung ating mga pag-intensify ng information drive natin para sa ating publiko, ano yung mga dapat gawin, saan dapat sila pupunta, ano yung mga initial na dapat natin prepare, would be part of our intensified communication drive for the public. Isa rin yan sa ngayon na pinag-uusapan natin, dahil nga kanina nagkaroon na tayo ng experience na ito, kailangan talaga pati mismo din doon sa ating mga bago no, na mga leaders ngayon, magkakaroon din tayo ng maigting na kampanya para magkaroon tayo ng maayos at tamang impormasyon dito. Yung ito ngayon na continuous naman yung ating pakikipag-coordinate sa ating mga regional at local councils at hanggang sa kasalukuyan naman po ay nakataas ang alerto ng ating mga opisina at ahensya para makapagkalat tayo ng balita kung kamusta na ating mga kababayan lalo na dun sa mga areas na nakaranas ng pagbabaha at lalo na rin dun po sa hanggang ngayon ay meron pang mga evacuees. Kung para dun sa mga kasamahan natin dito sa Metro Manila, medyo siguro nakikita na natin ang haring araw pero may mga kababayan po natin na sa Central Luzon, lalo na po sa probinsya ng Bataan at Zambales, medyo maulan pa rin po sa lugar na iyan. So kaya po, tuloy-tuloy pa rin po ang ating serbisyo dito sa atin sa National Operations Center para po makapagbigay din tayo ng information at update para po sa inyong lahat. Yung base doon sa forecast ng PAGASA at doon sa pag-aaral ng Project NOAA sa ating accumulated rainfall, ito ay ginawa naman at binigay natin sa Mines and Geosciences Bureau para mapag-aralan ano-anong mga areas yung sinasabi natin very high no para doon sa landslide prone areas at flooding pa rin. So, meron tayo na itala ito. Initially, meron tayong wala lang tayong specific details that napakaraming barangays nito. Ang naitala natin sa very high ay 998 barangays sa landslide, at very high sa flooding is 2,140 barangays. O, saan naman galing ang rehiyon itong mga ito? Ito ay mula sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley Region, Central Luzon, Calabarzon, at Bicol Region. Ito yung naitala natin na matataas ang bilang, pinakamatataas na bilang. No, base doon sa accumulated rainfall natin ng around mga 10 days natin naranasan na patuloy na pag-uulan. So ito yung binawarningan natin ngayon, binigyan natin ng babala sa ating mga local councils dahil saturated ang lupa sa mga lugar na ito. Were we able to preposition mga gamit in case na major landslide, although naman sana
Ang pinagandahan kasi sa sistema natin ngayon, no, pagka tayo nakakaranas ng mga ganitong sama ng taya ng panahon, nag-agara, nagpapatawag tayo ng ating pre-disaster risk assessment core group meeting. At dito nakaupo kasama natin ang mga ahensya na nangunguna sa pagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan. So kasama dito ang hindi lamang ang pagpe-preposition ng mga pagkain para sa ating mga evacuees at mga gamot, pero kasama dito ang mga equipment na kailangan nating gamitin, especially yung clearing operations, lalo na sa mga rehiyon at lugar na talagang nakapagtala tayo ng mga landslide areas or yung mga tinatawag natin rock slides na naranasan naman natin sa mga patuloy na pag-uulan. Kanina umaga, 8 o'clock. Kanina umaga. So magbibigay pa rin ta, ha? Yes, yes. Yes. Yung inaasahan natin, early evening magkakaroon tayo ng ano, siguro around mga 5 or 6 na ano, makakaroon tayo ng panibagong update. Dahil currently ngayon, tayo ay nagbibigay din ng briefing, no, sa ang ating butihing Undersecretary Ricardo Halad ay nagbibigay po ng update sa ating butihing Pangulo para magkaroon din tayo ng ating